ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mauwaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtuguyod nawa sa aming katapatan sa iyo ang namuhay bilang tagapangaral ng maasahang katotohanan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na yun, sina Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man hindi kaila sa Panginoon? Ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagpakumbaba higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng tuldang tipanan. Tinawag niya si Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan niyo ito kung ang sino may nais kong hiranging propeta na pakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinhaga, at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis
ang Panginoon. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng tuldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak nang wala ang kabiyak ng katawan." Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat mangiluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Oon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Magsitayo na po ang lahat. Masintahin, ikay hari ng Israel. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ng bangka at sinasalpok ang mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad
nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig paglapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, "Napakaliit ng iyong pananalig." Sabi niya kay Pedro, "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat na makahipo nito ay gumaling. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni Santo Domingo, ang fundador ng orden ng mga predikador, Order of Preachers, o kilala lalo bilang mga Dominicano. Sila po ang mga pari ng UST at Letran at iba pang mga pamantasan at paaralan. At ang kanilang apostolado, ang kanilang karisma ay lalo tigid sa pagtuturo at pangangaral. At ang motto ng kanilang orden ay Veritas, nang ibig sabihin, katotohanan. Buong buhay ni Santo Domingo, iginugol niya upang pag-aralan ang katotohanan, ngunit higit sa lahat, kilalanin ang katotohanan. Sapagkat sa bandang huli, si Jesus ang katotohanan. Diba't sinabi ni Jesus sa Sareno, "Ako ang katotohanan, ako ang buhay, ako ang daan." Maraming nagpupustura bilang katotohanan sa mundo natin ngayon. Kaya nga dapat lalo tayo maging mapanuri dahil maraming fake news, maraming mga kasinungalingan. At aminin natin, minsan tayo napapaniwala sa mga kasinungalingan. Tayo mismo nagpapalaganap ng kasinungalingan. Sa iba't ibang antas, napakaraming kasinungalingan. Kahit sa mga advertisement, lalo na sa social media, naalala ko nung kahit si Cardinal Tagle, nagamit yung picture lang niya, pinakita na parang siya yung nag-endorso nung isang langis, no? Na nagpapagaling. Maraming ganyan. Ginagamit yung mga artista. Akala mo sila yung gumagamit ng pampapayat, pampaputi.
Niloloko ang mga tao. Maraming antas ang kasinungalingan kahit sa lipunan, sa kasaysayan. Kaya't ipagdasal natin na huwag tayong malayo sa katotohanan. At simple lang naman, sabi nga sa buhay ni Santo Domingo, sa bandang huli, ang katotohanan, hindi yung nababasa sa libro, hindi yung natututunan lang sa paaralan, hindi yung nasasaliksik ng mga eksperto, kundi sa bandang huli, ang katotohanan ay matatagpuan kay Jesus, sa Diyos. At ano ba ang katotohanan ng Diyos? Simpleng-simple lang. Ang Diyos ay mabuti at mapagmahal. Yun lang. Yun lang katotohanan yun, panghawakan natin, paniwalaan natin araw-araw, makakaraos na tayo, makakausad na tayo sa buhay. Ang Diyos mabuti at mapagmahal. Pag nakalimutan natin ang katotohanan yan, pag hinayaan natin ang diablo, ibulong sa atin yung mga kasinungalingan na hindi ka na mahal ng Diyos, pinabayaan ka na ng Diyos, ayaw ka ng Diyos kasi masamang tao ka, malalayo tayo sa katotohanan. Mabuti at mapagmahal ang Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin yung mga kapatid ni Moises, si Aaron at si Miriam, nakaligtaan ng katotohanan ito na ang Diyos ay mabuti at mapagmahal. Kaya ano nangyari? Nagselo sila, nainggit sila kay Moises. Sabi nila, bakit si Moises lang ang kinakausap ng Diyos? Bakit siya lang ba ang mabuti? Siya lang ba ang magaling? Ayan. Kaya yung mga magkakapatid, alam nyo sa Biblia, maraming tagpo yung mga magkakapatid, nagkakaingitan, nagkakaselosan, nag-aaway sa pamilya, nagkakawatak-watak, yung mga magkakaibigan, nagkakalayo, nagiging magkaaway. Bakit? Nakalimutan ng katotohanan, mabuti at mapagmahal ang Diyos. Hindi naman sila pinabayaan ng Diyos, si Aaron at si Miriam, pero gumana pa rin ang inggit. Nakalimutan nila, iba-iba ang pamamaraan ng Diyos. Huwag natin kakalimutan yon. Huwag mong isipin na isa lang ang paraan. Iba-iba ang pamamaraan ng Diyos. Pero ano ang katotohanan pa rin? Bagamat iba-iba ang pamamaraan ng Diyos, mabuti at mapagmahal ang Diyos. Huwag mong isipin, ay siya, yumaman siya, ako hindi. Ay siya, nagkaasawa siya, ako hindi. Ah siya, may anak siyang ganito, ako hindi. May kanya-kanyang pamamaraan sa atin ng Diyos. Pero ano man ang pamamaraan, mabuti at mapagmahal ang Diyos. Huwag natin kakalimutan yun. Sa Ebanghelyo, nakalimutan din yun ni Pedro. Nung bumabagyo o umaalon, okay na sana sa umpisa. Akala nila may multo. Si Jesus, nasareno pala yun. Tinawag niya si Pedro, halika, lumapit ka sa akin. Maganda na sana, malakas ang loob ni Pedro. Alam niya, kahit may bagyo, may alon, nandyan si Jesus, tinatawag siya. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Diba, sa mga nakaraang traslasyon, ito rin ang naging tema. Huwag kayong matakot, lalo nitong pandemya, si Jesus ito. Pinaalala sa atin yan, oo, may virus, may lockdown, pero huwag kayong matakot, si Jesus ito. At ano nga ang ginawa ni Pedro? Lumusong siya. Naglalakad na sana siya. Pero ano nangyari? Sa halip na tumitig siya kay Jesus, Nazareno, doon siya tumingin sa alon. Doon siya tumingin sa bagyo. Kaya lumubog siya. Nakalimutan niya ang katotohanan.
mabuti at mapagmahal ang Diyos. Hindi naman siya iiwan ni Jesus eh. Pero natakot pa rin siya. Nagduda pa rin siya. Kaya lumubog siya. Nakalimutan niya mabuti at mapagmahal ang Diyos. Kaya anong ginawa? Mabuti talaga si Jesus sa Sareno. Kung iba't kung siguro tayo yon, ay wala ka palang tiwala, bahala ka dyan. Diba minsan nagtatampo tayo sa mga tao na pinapayuhan mo tapos hindi sumunod sa'yo. Anong sabihin mo? Ayaw mo naman palang makinig sa akin eh. Ayaw mo naman sumunod sa akin eh. Manigas ka na dyan. Bahala ka sa buhay mo. Pero nung ginawa ni Jesus sa Sareno, bagamat pinagdudahan siya ni Pedro, bagamat mahina ang loob ni Pedro, inabot niya si Pedro. At dahil doon, nakabangon muli si Pedro. Talagang mabuti at mapagmahal ang Diyos. Kadalasan, tayo ang humahawak sa Kanya. Kaya iba nga sa inyo, hindi pwedeng hindi pumanik para humaplos man lang o kumapit sa paan na ni Jesus sa Sareno. Pero alam nyo mga kapatid, may mas mainam doon. Sa halip na tayong humawak sa Kanya, tayong kumapit sa Kanya, anong sinabi sa Ebanghelyo? Si Jesus ang kumapit, humawak kay Pedro, kaya nakaahon si Pedro. Naalala ko tuloy yung may isang outing kami. Sabi nung isang bata doon sa nakakatanda sa kanya, "Kuya, natatakot akong lumangoy, baka malunod ako ha. Pag nangyari 'yon, sagipin mo ako ha, talunin mo agad ako ha." At kumapit, kakapit ako sa iyo ha. Sabi sa kanya nung kuya, nung matanda, "Huwag ka lang kakapit sa akin, baka bumitaw ka. Baka madulas ka. Hayaan mong ako ang kumapit sa iyo. Mas malakas ang grip ko. Mas malakas ang kamay ko, mas malaki ang kamay ko." Ganon din tayo pag nagdadasal ngayon, lalo na kay Jesus sa Sareno. Opo, gusto natin kumapit sa Kanya. Pero minsan mahina yung kapit natin. Humihina rin ang loob natin. Dumudulas din tayo pag dumarating ang pagsubok. Idasal natin, "Panginoon, kayo po ang kumapit sa amin. Dahil natitiyak namin, pag kayo po ang may hawak sa amin, hindi mo po kami bibitawan. Kami po kasi minsan bumibitaw sa iyo. Kami minsan nanghihina ang loob. Pero kayo po, mahal na pong Jesus sa Sareno, hindi nyo kami bibitawan. Malakas ang iyong kapit sapagkat ang katotohanan, kayo po ay mabuti at mapagmahal." Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo. Kung paanong pinalalakas niya ang pananampalataya ni San Pedro, alam natin na ganun din siya sa atin. Iaabot na niya ang kanyang kamay upang palakasin at itindig tayong muli. Ang ating tugon, "Anak ng Diyos, iligtas mo kami." Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daloyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan, naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga lagalag
walang patutunguhan at waring nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay. Naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa mapagpagaling na awa ni Kristo. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway matagpuan ang kanilang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Panginoon Diyos, habang tinatanggap mo ang aming mga panalangin, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya at walang kupas sa tiwala sa iyong anak naming tagapagligtas. Siya nabubuhay at nagahari kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-ain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihain naming panalangin ay tungayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo sa katatagang dulot ng pag-ahain ito. Pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Kanyaman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, Santo Domingo, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung nakakalimutan namin ang inyong kabutihan at pagmamahal. Patawad po kung sinisira kami ng inggit, ng pagdududa, ng kawalan ng pag-asa. Liwanagan niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat.
Narito ang ating Panginoong Jesucristo, mapagmahal at mabuti. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal ngayong ginugunita ni si Santo Domingo ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na nagpanariwa at nagpamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa. Maraming salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin maging mapagmalasakit at matulungin sa ating kapwa. Huwag tayong matakot
sa mga panahon ng unos ng buhay, mabuti at mapagmahal si Jesus Nazareno. Huwag lang tayo ang kumapit sa Kanya. Hayaan natin Siya ang kumapit sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.